Casemiro got him. He's got him with a pot now. He's given it. He's got him with a. Good roll. Oh, there you go. I don't know. Magandang araw mga boxing fans, welcome back sa Sports Manda. Nonito the Filipino Flash Donaire, target ang maging undisputed champion sa bantamweight division. At ang manager slash trainer slash wife ni Nonito na si Rachel Donaire, may malaking pasabog daw na iaanunsyo sa gabi ng laban ni Inoue. Ano kaya ito? Pag-usapan na lang natin ang detalye mga parekoys. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga video uploads ng Sports Manda. Nakaka-proud bilang Pilipino na gawang record ng ating iniidolong si Nonito Donaire Jr. bilang oldest bantamweight champion sa kasaysayan ng boxing nang talunin via knockout si Nordin Ubali at maisuot ang WBC Bantamweight Championship belt. Sa isang interview ng FightHype.com, makikita ang pagiging malapit sa isa't isa ni na WBC champ Nonito Donaire Jr. at ang unified IBF and WBA champ Naoya Inoue. Mutual respect from one boxer to another nang magpa-picture pa ang dalawa habang hawak ni Donaire ang kanyang WBC belt. Ika nga, pag sa labas ng ring, magkakaibigan ng turingan pero syempre pagdating naman sa ibabaw ng lona ibang usapan na yan. Nabanggit din ni Donaire na nais niyang maging undisputed champion sa bantamweight division, kaya hindi malabong magharap silang muli ni Inoue kung mananalo ito kay Dasmariñas. Pero kung si Dasmariñas naman ang manalo, may posibilidad na harapin ni Donaire si Dasmariñas hindi dahil sa target niya itong makalaban, kundi ang dahil sa pangarap niyang maging isang undisputed champion. Kaya hindi malabong mangyari na maglaban ang mga Pinoy boxers sa chance ang maging isang undisputed champion at maiukit ang pangalan sa kasaysayan ng sports. As you can see here, you know, he wants to grab my belt. I want to grab his belt. You know, we are good friends. And I always respect him. The connection between me and him is that we have greater respect for each other, but we do want each other's belt. And of course, I think that's a big possibility. If I was fighting in the past, maybe like 10 years ago, I would not go against a Filipino fighter, but now my goal is to become undisputed, and whoever's in that way, not because they're my target, but because they hold the belt that I'm looking for. So there is that possibility of fighting another Filipino in the right. Sa parehas namang interview, nabanggit ng manager ni Nonito na si Rachel Donaire na may napakalaking balita silang iaanunsyo sa gabi ng laban ni Dasmariñas at Inoue. Kasalukuyan daw silang nasa ilalim ng negosasyon at kung maging maayos at klaro ang lahat yak daw ang malaking pasabog na ito sa Sabado sa US o Linggo sa Pinas. Nag-second emotion naman si Donaire na ang pasabog na ito ay parte ng kanyang pangarap at mithiin sa kanyang boxing career. I'm putting on my manager hat, not my trainer hat. We have a huge announcement that will be announced on Saturday. So we can't say anything about it. Sitting on negotiations and working things out, and I think everything will be done by Saturday, so we'll have a big announcement. Just a journey to my goal and desire and dreams of boxing at the moment. Kung ano man ito, abangan na lang natin. Kung tutuusin, hindi na rin makapaganda yung mga boxing fans na katulad ko. Salamat nga pala sa inyong panonood sa mga kumpare at kumare natin saan man sa mundo. Mabuhay kayo! At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe na din para updated kayo sa mga bagong videos natin mga tol. Shoutout nga pala kina Maharlika Fishing Vlog, Wewe ng Santa Ana Manila, kay Ferdi Ablaza ng Anson The Link Makati, kay Kath Segi at kay Hamos TV. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at mabuhay kayo!